What's up? Good evening, everyone. That are slightly by what's up, guys? Good evening. So, give me a few minutes set up lang. Next question lang. Clear ba yung audio? Yung background music. Medyo umuulan kasi dito sa amin, so hopefully hindi siya reding. Tsaka hopefully hindi mag-act-up yung internet ko. So, on. What's up, Rick A? Long time no live chatting session. Oo nga eh. Sorry, but happy to be back. Medyo rinig yung ulan. Sobra ba or tama? Okay lang. So hopefully, biglang bumuhos eh. Kanina tumigil na eh. Anyway. So ano ba agenda natin for tonight? Chat session tayo to end the week. Early preparation for next week. Wala kasi ako over the weekend. And then, I'll make a few announcements regarding kung ano ngayon ang mga kaganapan sa Investa. So, comment nyo lang ano, kung ano yung ulam nyo tonight. Ano kinain nyo for dinner. Tsaka, ano yung mga stock request nyo? Ano mga gusto nyo daanan natin to prepare early right, for next week. Set up lang ako ng mga moving averages. May lang ako kailangan. Share ko lang yung stream. So guys, saluhan nyo. Share natin yung stream. Thank you.
Okay, game. So guys, wala naman yung audio, no? Audio, background music. Hopefully, ulan, hindi masyado rinig. So, game. So, bago tayo pumunta sa mga individual stock request, start muna tayo sa PSEI. So, medyo ano, no? Yung last time ko mag-charting session, which I think was 2 weeks ago, medyo maganda yung PSE, ano, nandito. Dito halos eh, sa may 7,000 ka, so tapos past week and a half, 2 weeks, na portso na. So, very, very strong resistance yung 7,000 yung level na to. Though na break niya, nung day na to, kala natin, finally, nag-close above, right? Pero wala, na-olats. So, ano catalyst yan? Catalyst behind that? Well, kung hindi lang, actually, ano nga ba yung catalyst? I think si Bear yung best sumagot yan eh, but I guess a big one would probably be the rising fear nung Delta variant at saka kapag babalik yung mga lockdown. But nevertheless, kung technical sa kita na natin, right, 7K psych level resistance, tapos ano, tapos maraming overhead supply sa area na yun, ano. Pero yung pinaka-signal na talaga natin na yun, baka pwede ma-olax talaga, yung nag-below na sa mga moving averages natin, EMA-20 short term, EMA-50 yung mas medium term. Ako, ito na yung pinaka parang sell signal ko. Kapag nag-below ng EMA-50, yeah, whether it's yung leading stocks o yung index, alam ko lang, okay, baka maging medyo delikado yung environment yung nasa tayo ngayon. So, ayun na nga, 7,000 would have been a good level. Not to sell all, kasi di mo naman alam gano, how high it can go, di ba? But, a level to trim your positions kasi resistance na yan. Right? But now, looking at it now, ako ano pa rin, more on, kung nasan tayo ngayon, more on baka, ano, conservatively, more in cash. Kita na, medyo nag-crash. So, maghanap ako ng levels of stability. Saan ba pwede mag-bounce, etc. So ngayon, may initial tayo here. I think dating resistance level nung bago umakyat ng todo nung ano, late in the year. So yung mga initial levels dyan. Pero pag na-break pa yan 6.5, siguro dito na tayo. Eh, sa may 6.1, 6.2 ulit yung previous. So yun yung mga aabangan natin. Pero medyo ano pa eh, parang warning signal, right? Yung, aside from red candle today, alaki na volume, above average volume on the downside. So medyo sa PSE, parang ano ako, hindi ako magmamadali, di ba? To me, nakita ko yung mga, ano, yung mga leading stocks before, for example, like I think si Green, laki na lang binagsak. So marami nag-waterfall. Maybe a stock like Ace N. So ako, what I would do in this type of market environment, pag medyo hostile, di ba? Say, pag breakout trader ka, wala masyado. Pag bounce trader ka, okay. So, pwede ka maganap ng mga opportunities dyan, yung mga close to support. Pero pag, ano ka, momentum trader, trend follower, medyo mahirap ngayon yung environment. Kung nasa, so, ano gagawin mo? Ano gagawin mo kapag sa ganito environment ka? Mag-iingat ka. Di ba? Either mag-totally in cash ka muna, parang wait until mag-reverse yung index or at least mag-stabilize, di ba? Kasi ngayon, di pa natin alam pag magkoconsert dyan sa 6.5, mag-hold dyan, or kapag magpapatikim pa 6.2, di pa natin alam. So, observe muna natin. Or, hanap ka ng mga outliers, di ba? Yung mga malalakas, let's say, while hanapin mo yung mga stocks na nagkoconsert lang, yung mga hindi malalalim yung binabagsak, di ba? Yun yung potentially yung mga outliers na pwede mag-lead kapag nag-turn around na yung market. If mag-turn around na yung market. So yung mga hanapin natin tonight. And dapat hanapin nyo rin over the weekend, di ba? So game. So start na tayo sa mga individual stocks. So, unang comment kanina, JFC. Ngayon ko na ito ngayon matuwin. JFC, yeah.
tried to break out here. Kaso nag-fail, di na nag-materialize yung setup. Well, I'm not sure kung ano yung tsura ng Miami sa mga blue chips, ano, but I think a lot of them would be the same. Medyo nag-breakdown na sa structural support, etc. Ito na yung pinaka-sell signal ko. Like, kay JFC. At least ako, yung EMA 50 talaga. Yan yung parang make or break level ko palagi. So ngayon, closed bat on a Friday. Usually yung mga ganun, pag closed bat on a Friday, talagang major signal siya. Hindi siya proven pa, but usually, kapag bad close on a Friday, parang mas mataas yung probability na yung Monday, baka mas maulas pa. Diba? So, ngayon, breakdown below EMA 50, above average volume. Ano ako dito? Parang if I had a position, lahat na akong trailing position, probably nagbenta na ako ng onte. Or pag meron ako dito, ito na yung cut ko. Diba? Pero look at it now, if gusto ko pumasok, mag-aabang siguro ako ng cheaper levels. Diba? If ever hindi mag-recover yung index, maybe you could look at dito sa resistance ng dating base if ever mag-stabilization doon. So, ayun lang, medyo I'm sure mas marami pang malakas compared kay Jollibee. Pero sayang. If titignan natin sa bigger picture, di pa naman super dense. Parang ito yan eh. Nandun sa pinaka-support niya nung base na to. So, observe na lang. Ace N. Teka. Ayaw bumalik sa daily. ACN naman, ito di masyado parang nag-waterfall. So, di na nag-break, no? Sayang, di na umabot sa may 10 na levels. Ngayon, resting sa EMA 50. Tingin ko medyo make or break na, no? Dito kay ACN. So, maganda rin naman yung inakyat. Right? Nung after breaking out of this downtrend line. So meron kang quick 20% swing kung na-trade mo hanggang tuktok. Pero ngayon medyo ano na eh. Di ba nakikita natin previously, right? EMA 50, medyo pwede siya sumawsaw, pwede siya mag ano, overshoot na onte, pero yung mahalaga, bumabawi naman. So ngayon, nandito na siya sa EMA 50. I would keep an eye on it, especially if ano ako, may position ako, super baba no average ko. I would keep an eye on this level. Kapag ito, nag-breakdown palalo before below EMA 50, medyo warning signal siya sa akin, di ba? Na baka mag-reverse na yung trend. Kasi even nung matumal yung PSE, wala namang ginagawa sa ASN kundi mag-consolidate dito eh. Right? Very chill lang siya. Wala siyang ginagawa. Hindi siya nagde-decline. Parang sideways trends lang. Di ba? So still, we have to ano consider ano pa yung downside natin dito. So if ito, let's say nag-below 750, warning signal na yun sa akin. Pero kung malakas sa ASN, if pakabawi index next week, if kailangan mag-break talaga itong 9. Di ba? Yung high na to, tsaka yung psych level na 9. If ma-break yan, nandiyan mag-i-intensive ulit para saan si ASN. Pero until, ano, until nasa parang make or break levels mo siya, observant ko muna. Hindi ako masyadong mamadali para pumasok. Or, pwede mo abangan dito. Diba? Sa may 7. Kung looking, if you're looking to get into it, di ba? And if tumuloy yung breakdown, pwede mo abangan sa 7, baka may bounce place. CPG, sabi ni Rafi. Tagad ba din nakikita yung CPG? CPG naman. Wala, ako din ko masyado trip as of now. So, pagkatapos mag-breakout, kala natin mag-momentum na. Nag 20% naman, doon na, bumagsak na. So, I think ito yung common theme, no? As we further look at yung mga charts na titignan natin. Maraming nag-breakdown. So, yung goal natin, harapin natin yung mga matitibay. Yung the stocks that decline the least and maybe even rebound the fastest kung makahanap pa tayo.
So, CPG. I guess kung titignan ko talaga to, antayin ko na sa 0.40, psych level, 0.40. Tingnan ko paano doon mag-stabilize. Pero, medyo thinly traded lang kasi to eh. So, I guess, and matagal na siyang medyo matumal, even nung nag-recover yung market 2020. So, I guess ang kailangan dito, kailangan ng catalyst. Wala siyang catalyst eh. Na-trade ko pa to noon eh. Saan ba yun? Somewhere here, na-trade namin yun na kung si Renzo, diba? Sa team si Renzo, si Kirvin. But yeah, ngayon medyo wala. Oh, let's... Nickel. Si Nickel, ayan. Ito yung mga stocks na medyo bibigyan ko ng ano, but like, but during these periods na bumabagsak yung market. So while others are breaking down, si Nickel, chill lang, diba? Chill lang siya. Nandun pa rin siya sa loob nung consolidation niya as before. And ngayon, yung smaller consolidation within the bigger one, yung parang conso sa loob nung conso niya, medyo gumagalaw na. Right? It's in the upper half of the range. I remember last time ko chinarito, nandito pa. Diba? Nasa lower half ng range. So pwede yan, position trader. Na pwede ka mag-accumulate, tapos tight stops ka na lang. So up ka na mga 12%. Ngayon, nandun na sa upper half ng range. The best part is above yung EMA 50. Nag-try siya mag-breakout dito. Though wala nag-fade. Pero, hindi naman nag-breakdown. Though yung volume niya, medyo, ayun, some sort of warning signal, no? Kasi nag-fade, eh, nag-price rejection. But since it, price hasn't ano, gone below 5 pesos naman, okay pa to para sa akin. So, something to observe pa rin. This can break out above, let's say, kung early entry ka, ga-anticipate ka ng momentum dito sa 580. Tapos yung clear signal mo talaga kung malakas si Nickel, dito na sa may 6, di ba? Yung breakout ng base talaga. This not considering yung overshoot na to. So something I would still keep an eye on is si Nickel. I guess, tignan na rin yung kapit niya, si FNI. So I guess, basing on the chart alone, of yung 2 na medyo pareho yung sector o yung sino ba based sa nickel prices. Kita natin na si Nickel yung leader. Diba? Kasi si Nickel, si figure si FNI, nag-breakdown na nga eh. Right below yung parang smaller consolidation niya within the bigger context. Nag-breakdown na. Tapos medyo mataas pa yung volume, right? So warning signal na sa akin. So, if I had to choose between FNI or Nickel, syempre doon tayo sa leader, yung mas matibay yung presyo. Yung mas resilient, mas outlier yung dating kay Nickel. Though di naman dead si FNI, as long as di mag-below dito sa 2210, ay yung bigger picture support level. And I guess kung maghanap ka ng bounce play, ako, antay ko na dito. Diba? Sa may 215 to 220, depende na. Kung babaratin mo, antay mo sa may 250, 213, 210, ganun. Pero yung levels na nitignan ko. 80. 80 naman. Last today, ah. Huh. So, may bounce play tayo dito. Congrats sa mga nakakuha. So, usually, yan, no, kapag nagka-crash yung market, or pag grabe yung degree of descent, usually, pag ako maghahanap ng bounce place, at least doon, nasa PSE, kung talaga pipilitin ko kumuha ng bounce, doon na ako sa pinaka-support. Parang hindi ko na masyado titirahin dito kasi dalawa yung support, eh, doon. Medyo, babarating ko na, doon talaga sa pinaka-support para pwede ako mag-tight stop. So, congrats sa nakakuha na ito, 15% bounce. So, not sure ano yung catalyst here. Pero very interesting yung volume today. On a day na medyo matumal, like yung index, ito naman outlier for the day. Ito ba yung top gainer natin? Second top gainer. Okay.
So, interesting siya for me, di ba? If bounce player ako, probably nagbenta na ako. Di ba? 15% bounce, pwede na yun para sa akin eh. Kaya syempre, kung bounce ang hanap, di ba? Parang magbebenta na talaga pag umabot sa resistance. As you can see, medyo close to EMA 50. Pag nag-plot tayo ng downtrend line, medyo nandun na rin. Di ba? So at this point, magbebenta na siguro ako ng half or one-third or yeah, one-third, 25% or 50%, depende na sa tranche mo. So, something to observe din to on Monday. If, biggest thing for me is, hindi lang niya mag-break, di ba? Yung downtrend line, tsaka yung EMA 50. Pero after mag-break, merong sustainability above it. Pwede kasing momentum lang eh. Pagka-momentum, fade ka agad. So, something to observe pa rin next Monday. Pero congrats sa mga nakakuha ng bonds. Converge tsaka Monday. Converge, one of the most resilient stocks, no? Sa local stock market na yun. So, yan lang. As you can see, right? Other stocks breaking down. Ito yung mga babantayan ko. Right? Yung mga katulad ni Converge. Na while the rest are, ano, breaking down badly, si Converge chill lang, di ba? Above even EMA 20, di ba? Chill lang. Gliding above EMA 20. Right? And above, most importantly, EMA 50. So, biggest thing for me, teka. So, I'm sure marami may average, right? Somewhere around that 21 area. May tumira ng momentum dito. So, yan. Up mga 10% ngayon. So, what I will do with that position is, ano na ako? Itatrail ko na EMA 50. So, once price closes below EMA 50, yan ay yung pinaka-trail ko. So, halos break-even lang siya. Hindi kasi ganun kalaki yung inakat ni Converge. But at least, di ba? Compared sa volatility na iba, si Converge chill lang, di ba? Resilient siya. So, biggest thing for me is, kung bigger picture, sana di na mag-below 20. Eh, kung bigger picture approach ka lang, hopefully di na siya mag-below 20. Pero kung ano lang, parang quick trader, momentum sana yung abot mo, yung habol mo, but yung nga, medyo mabagal siya. Quick trail na ako below EMA 50. Tsaka pag chinek mo naman, right, usually yan na talaga yung pinaka-support niya, doon nag-hold. Or kung may overshoot man na onte, bubawi ka agad. So pwede yung reversal of the trend talaga if nagka-conviction close below EMA 50. But solid pa rin, matibay pa rin. Monday. Yung Monday naman, ayun na, medyo nagka-breakdown na, kala natin continuation pattern, pero nag-fade. So I'm sure marami na pa-cut dyan. So meron tayong mini bounce no dito, right? Sa dating base, yun yung bounce levels. So may quick 8% bounce ka. Well, I mean ako looking at it now, if wala pang hawak, di ba, looking to get in, mag-antay muna ako ng mas okay na setup. Medyo ano pa eh, parang nag-stabilize pa lang eh, coming from a breakdown. So pwede pa yan, ano, pwede pa yan bumagsak. So biggest thing for me kay Monde, mag-hold na yan, above 14, 14.30. Or if titirahin ko sa bounce, syempre wala pang setup ngayon, antay ko, magpatikim ulit dito sa green na area. And then, ito siguro may range ako for me to trade yung area na yan. If short-term trader ako. Right? Pero maliit lang yung upside mo. Pero ako, at least ako, kung personal opinion lang. Ano muna ako dito, observe, di ako magmamadali masyado. Diba? Antay muna ng mas magandang continuation pattern maybe sa daily bago ako tirahin ulit. DELM. Wait lang. Uy! So ito rin, isa sa mga outliers. Oh, shit, tibay na ito. Whole year, matibay. Never close below EMA 50, though medyo erratic yung pullback dito, hirap hawakan. Pero kapag true to your system ka lang or true to your trail stop, which is hard ah. Kunyari, tinira mo dito parang kapud handle or double bottom sa yung neckline. Tapos sabi mo, ano, EMA 50 lang, hawakan ko lang. Up ka na, 55%. Tapos sa decline, up ka na lang, 14%. Eh, yung mga mahirap hawakan,
is why important na kaya mo paglaruan yung position. Parang kaya mo. So you know when to sell into strength. Ito, prime opportunity to sell into strength. Eh. Yung ganito pa. Meaning, ibenta mo habang madali pa. Diba? While it went up so quick in a small amount of time, 50%, 5, 6, 7 days, pwede ka mag-trim na onte. Diba? Kasi grabe yung breakdown eh. And then yung remaining ano percentage of position mo, pwede mo na hawakan for a bigger move. So, today, nag-breakout. I think 52-week high ito. Yeah, 52-week high breakout. So, ito yung isa sa mga outliers. Yung kagandahan dito, sa consolidation niya, prior to the breakout, low volume. Low volume, high volume breakout. Yan yung hanap natin sa market leader. So, if lagay natin sa bigger picture na time frame, kung maghahanap tayo, 52-week high na eh. So, maghahanap tayo ng resistance at pwede mauntog. Probably sa may 20, sa may 20 na to. At kung bigger picture, kung saan pwede mahirapan, probably sa may 20 pesos na. So malayo pa yung runway mo, or hindi pala, sakto lang. Oops. So kung quick momentum lang upside mo, mga 20%, 25%, pwede na rin, di ba? Considering yung market condition. So, congrats sa mga nakakuha nito. If wala ka pa nito, syempre huwag tayo mag-chase. If ever mamigay ng retest, siguro yan yung opportunity mo to get in, di ba? If you're looking to get in kay DELM. If ever mamigay ng retest, pero if not, abang na ng continuation pattern, di ba? So, ganoon talaga, may times na hindi nakakuha kaagad. But best thing to do talaga is huwag habulin. So, up na 4% from the breakout point. Lalo na, ano, mahirap yung market. So, baka ma-whipso kapag masyadong late yung entry. So, maghanap na ako. If ever may continuation pattern below 20 or maybe intraday. So, congrats sa mga nakakuha na ito. So, ito yung mga stocks sa trip kong, ano, bantayan. I'm sure di sila madami. Especially pag pabagsak yung market, onti lang yung mga ganito. Pero once nag-turn around yung market, pwede kasi ito yung mga leaders, yung mga outliers. So yan, ito yung prime example. Nung yung market nagbe-breakdown, ano ginagawa niya? Nag-hold lang yung support. Nag-hold lang yung support niya. Yeah. So yan yung mga binabantay, yung mga type ko na stocks, mga matikibay. Dito, sabi ni Walter, dito naman. Ayan na. Nasa pinakasagad na support na si dito. Right? If i-highlight pa natin yung resistance to previous base. Kung saan siya nag-bounce previously. Ayan na. So medyo make or break na rin to for dito. So sa mga bounce players, I'm sure may mga tumira nito, di ba? But ayun nga, if this goes below 7.30 or kung bigger picture, 7 pesos. All that's ito si dito para sa akin. So, anong doon na linya? Hirap sa EMA 50. Glided below it pero never nag-break above. Diba? So dito, alam natin, very catalyst-driven na stock. So until walang bagong catalyst and wala tayong makitang demand, ako, kung bigger picture, kung short term lang, yan, may bounce opportunity, diba? May bounce opportunity. Pwede mong TP dyan. Kunyari, EMA 20, short bounce lang. Diba? Ever mag-bounce. So, 15, 16, almost 20%, pwede na. Pero kung bigger picture, tanggalin natin yung drawing, kung bigger picture, saan ka na maghahanap? Diba? If ever mag-breakdown pa, lalo, una muna ako, avoid na ako dito, diba? If lalo na ako mag-break below. Eh, dito pa lang, avoid ka na dapat or benta ka na yung nag-below EMA 50. Tapos may mga short-term bounce opportunities, pero kung bigger picture lang, I guess, baka dito ka na mag-aantay. Ever, inaabangan mo si dito at a much cheaper price. Somewhere here, 550 to 6. Assuming na mag-breakdown siya, baka dyan siya mag-anap ng support. Pero ayun, tingnan natin if mag-bounce siya on Monday. Pero pwedeng mali naman, no? Pwedeng double bottom, pwede mag-bounce. Tapos pwede mag-recover. So, something to observe pa rin.
Burnley, ELM, tapos na EMP. EMP naman. Zoom out ko lang noon. EMP talaga weird eh. Pag... sana di ito mag-cons na matagal ulit. Anyway. So for EMP, holding above support pa naman dito kahit sa may 1150. If nag below 1150 pa yan, wala mo, kung ako mapapakat ako at matamaan yung trail ko niyan if ever tinira ko yung momentum. But if we look sa bigger picture, I think, ano ba to? Ay, malayo pa pala sa all-time high. But if tingnan mo yung bigger picture, yan na. Kaya very important to look sa bigger picture chart kasi makikita mo yung mga ganito. Right, yung mga multi-year resistance level. So ito, 6-7 year ano resistance level, multi-year. Very significant yan. Eh pag nabasag, significant din. But mahirap, di basta-basta. So if nakita mo yun, tapos tinira mo yung momentum, meron ka ng profit target. Which is why very important. Pag titira ka ng alam mong hindi pa 52-week high or all-time high, very important to look sa bigger picture chart. Kasi baka sa, in the past, right, may resistance level pa doon. So yan, 20% momentum, pwede na rin. Pero ngayon, medyo sa support level ng consolidation niya. So hopefully, right, mag-hold yung 1150, 1160 area. But ito, di pa to dead staying ko until mag-below ulit, no? Sa breakout point sa may 11. Kung bigger picture perspective, basta mag-hold yung 11, hindi pa naman dead si EMP. Pero, looking at its DNA before, hindi natin alam pag gagaya sa dati, after niya mag-big move, ang tendency is mag-consol siya na sobrang tagal. So, siyempre, mahirap yan kung momentum yung habol mo. Kung position trader, pwede mag-position ka, di ba? Pero, ang tagal. So, tignan natin, if mag-manifest ulit yung DNA niya, mag-consol ulit ng ganito, mahirap na yan. Matatamaan yung time stop mo kung meron ka. Di ba? So, observe natin kung paano, medyo interesting kung ano mangyayari kay EMP. May breakdown ba? Or babawi? Or sa sideways, parang yung DNA niya before. So, di pa naman dead yung play. Diba? Nag-bounce naman eh, sa support level today. Something to observe for next week. ICT. ICT, isa pa rin sa mga matitibay na blue chips ever since. Ganda. Ganda yung trend ni ICT. Especially coming out of this consolidation. Na may saying is that the bigger the base, the higher in space. Kahit sa blue chips, applicable din. So 30% halos for a blue chip in a few months, pwede na yun. Parang nag-bullrun na. Diba? Well, medyo nag-bullrun na naman. So ngayon, medyo nag-decline. So, ano na to, easy trail sa pa to EMA50 for me. If nag-close below EMA50, lalo kung tinira ko dito, pwede na, di ba? Halos 20% na trend follow mo naman ng gusto. So ngayon, di pa naman dips. Since yung nga, hovering above pa naman. If you look at a bigger picture chart, na? What time high na ba to? Or... So if you look at the bigger picture chart, all-time high din pala si ICT. So, isa nga sa mga pinakamalakas na large cap stocks to. So, ayun lang. If nag-below EMA50, benta na ako dyan. Matatamaan na yung trade ko. But knowing yung DNA ni ICT, bumatibay pa rin to. This is still one, going to be one of the resilient stocks sa PSE. Hindi malamang dapat mag-consol lang yan, di ba? Yung style niya pag-consol, hindi deep yung pullback eh. Kaya yun yung maganda eh. Yung style ng consol niya, staircase. Medyo minsan nag-overshoot, pero most of the time, staircase yung dating niya. So good for position traders and better for ano yung mga momentum traders. Kasi ito yung mga hanap natin eh, mga resilient na stocks. So, ayun. Basta above EMA50, okay to for me. Usually, nag-overshoot siya eh. Kapag tumatagal yung consol, may mga overshoots talaga.
So, ano na, discretion mo na kung benta ka agad kapag BOM of 50. Minsan ang ginagawa, pag longer term yung approach, end of week, nagbibigay ng allowance ng time. So, kapag end of week, nag-below MA50, tsaka magbebenta. Pero that's assuming ang lalim ng average mo. Minsan, ganyan yung ginagawa. Kunyari, yung average mo dito. Diyan ka, nag-accumulate ka dyan, up ka na, mga 50%. Pwede po, kung gusto mo antayin na end of week, pwede. Next, A-REIT. A-REIT. A-REIT naman. Grabe. Sobrang bonus na nung, ano, nung price action nito. Kasi, di ba, ang habol dito, long-term dividends, REIT eh. Pero considering na grabe yung price gains, especially kapag kinuha mo to somewhere dito, tapos long-term habol mo, tapos dividends na naman habol mo, medyo bonus na. Ano yung price appreciation. But anyway. So ngayon, nakukonsum na, chill lang, di ba? Ganun, resilient din, chill lang si A-REIT. Mabagal lang gumalaw, pero chill lang, right? So, I guess if titrying ko, kapag mag-break na sa 37, if ever mag-momentum. Tapos if nag-break down below yung consolidation natin, yung 35, yung MA50, matatamaan na yung trail natin dyan. Though I'm sure, mas maraming longer term may hawak na ito kaysa ako na siyempre trader approach yun eh, na grabe, ang tight naman, 35, bibenta na ako, di ba? So, depende talaga eh, kung dividend yung habol mo, dividend yung habol mo, di ba? Pero from a trader perspective, kapag nag-below ito ng 35, for me, all that's it. Pero ang lakas nito isa sa mga motivated ever since. Ever. Ay, shoot. Ever and, well, GG na, sir. Well, actually, matagal na itong medyo, ito pa lang, sobrang warning signal na medyo kulela sa si Ever, di ba? But, and MA20, right, na nag-break below. So wala na, wala tayo nakitang bounce. So ganun kahirap yung market ngayon. Yung MA20, nag-bounce pa eh. Diba, 37%. But I'm sure marami nag-anticipate, diba, MA50 bounce. Nag-try mag-accumulate sa levels na yun. Though, wala. No, that's... Try mag-accumulate somewhere here. Hoping for a bounce. Pero wala, nag-break doon. So ano na ako dito, ever, basura play, avoid na ako totally. Unless, of course, hanap ka ng bounce, di ba? Para kung maybe somewhere dito, sa may 0.30, baka pwede. At least kung naghanap ka talaga ng bounce, eh. Tingnan natin sa 0.30, ano mangyayari. But looking at it now, di ba? Kung bigger picture player ka, syempre, avoid ka na dito. Wala ka na magagawa dyan. So mga titira na lang dito yung mga mas shorter term traders, mga naghahanap ng bounce or intraday moves, di ba? But overall, structured din siya. So either avoid or kung specialist ka or kung setup mo talaga mga bounce or intraday moves, pwede pa. But looking at it now, pass ako dito. CNPF. Hirap na ito. Nalala ko lang ito pag na, di ba, ng fat finger lang ito or something. Hirap ma-shake sa ganyan. So, CNPF, again, one of the resilient stocks. So, CNPF, one of the resilient stocks, ano? Sa PSE. If we disregard itong fat finger na decline, hovering na naman above MA50. If I'm not mistaken, I think 52-week high naman na sa CNPF for all-time high, ano? So, well, if you're looking to get into it, yun na yung continuation pattern, nag-try mag-breakout pero nag-fade. So, I guess if it can go above 25, pwede, ano? Pwede mag, if ever magpanibagong trend, solid.
or if you're looking to get ad support, favor mag-dip close to EMA 50, tapos tight stops ka na lang below it, di ba? Kasi yan yung medium-term trend na trend natin, trend support. So congrats sa mga may hawak lang nito, right? Maybe you're coming out of the breakout dito, nahawakan mo lang. Up ka mga 30%. So yan, isa pa rin sa mga outliers, something to ano pa rin, something to look at. Though, can easily go the other direction, no? Yung mga outliers o yung mga nagkukon. So can easily break down kaagad. So kailangan prepared pa rin tayo. In a market like yung nangyayari ngayon, yung sentiment medyo negative. But usually yung breakouts, low probability yan eh. So pwedeng style dyan. Pwede ka mag-accumulate sa support levels, sa mga malalakas, di ba? Huwag mo masyado pilitin yung breakouts. O kapag hindi na ka ng breakout, huwag ka mag-full size ka agad. Mag-tranch ka muna. If yung full size mo, for example, 10,000 shares, ano ka muna? Initial breakout, 3,000 shares, 30% lang nung allocation mo, di ba? Test mo yung market, mag-send out ka ng mga probes kung tawagin, huwag full allocation ka agad. Tapos pag end of day, nag-close sa malakas, tsaka mo pwede i-full position or i-50% position, depende sa approach mo. So may team plan ganun, pwedeng ganun. By the way guys, in a few, maybe we'll do 5 more stocks. Meron din tayong raffle na gagawin, no? Para sa prime focus sessions with Berio. So ito yan, gagawin natin after 5 stocks. So para sa mga ano to, may mga tatanong, paano ba sumaya sa raffle? Ano lang, kailangan lang invest sa Prime Elite subscriber ka. So kami sa Investa, we're continuously trying to find ways, no, to provide more value sa mga subscribers natin. Yung Investa Prime, especially mga Investa Prime Elite annual subscribers. So basta nakasubscribe ka sa Prime Elite, part ka sa raffle. So I think we'll be, I think a total of 10 yung makakasama dito sa session with Bear. Pero right now, 5 pa lang yung i-raffle natin. So ayun. And if I can make a few announcements na rin, in line with Elite, tomorrow will be the Prime Elite webinar kasama si Jason. Diba? Tuturo siya ang trend following strategy. Not in line with the market now, but once the market recovers, I'm sure magagamit natin to. And I think ito, malapit na rin mag-end yung bakuna, ano? So, yung bakuna namin na promo. So, ano lang, basta vaccinated ka, you can get 1,000 pesos off, right, sa Investa Prime Elite Annual Subscription. So, may mga links na lang dyan sa FB page namin. Check nyo na lang. So, you need to upload lang yung vaccination card nyo. And then, yung next step, sabihin namin sa inyo kung paano nyo makakuha yung 1,000 pesos off. Okay. Anyway. Okay, balik na tayo sa chart. Paano ba tanggalin to? Ayun. Next. Pure Gold. Pure Gold naman, wala eh. Ako, pass ako dito. Personal lang yun ah. Wala akong masyadong nakikitang setup. Medyo wala pa consolidation. Eh. Medyo erratic pa yung price movement. So ako dito, I guess kung i-bigger picture mo, wala ano talaga. Hindi, wala akong nakikitang setup eh. Right? Medyo random pa yung price movement, wala pang proper consolidation, di ba? So, ako, pass muna ako dito kay Pure Gold until magkaroon na setup na nakikita ko or nagugustuhan ko. Next, MEG. Si Mega World naman, sakto lang din eh. Minus. Well, I guess, kung ako, si Mega World, kung patuloy yung pagbagsak ng index, I guess maghanap na ako ng, dito sa may 260, 270, potential bounce play. Pero other than that, overall, pass ako kay Meg. So, mag-aantay na lang ako until mag-dip pa siya to a more favorable level. CLI. So, CLI naman, tama ba naman nag-stock news to or something? So, nagbago yung presyo. Well, anyway, kung technicals lang, CLI, I think medyo interesting kung nasan siya ngayon. Nasa resistance ng previous base. So, baka magka-bounce opportunity siya. So, kita na natin, nag-hammer, medyo nag-stabilize.
So if ever tumuloy nga, right, pwede hanggang EMA 50, 325, 330. So 15% upside mo. Pero if nag-below pa ito, kunyari 280, pass na ako dito kay CNI. Mary Mart, sabi ni Jan Jan. Mary Mart, lats na to. Parang next level, naahabangan ko na, dito na ako. So may, kung sa range na to, 3 to 320, bigger picture, dyan na ako mag-aabang. So ever since nag-dip na na, kaya favorite ko si EMA 50, na naman magic, ano lang, very significant trend, very significant moving average, diba? Medium term eh. So after mag-breakdown, wala, hindi na nakapag-recover. So kaya yan yung major ko na trade stop. Though kapag 10 follower ka, tapos EMA 50 yung gamit mo, medyo malalim, no? Unlike kunyari EMA 20 gamitin mo, mas mabilis ka mapapabenta. Pero EMA 50 talaga yun yung bigger context ng trade. Ang sakop niya. So ako kung bounce, hanapin ko dito kasi nag-fail siya dito. Hindi nag-bounce. Diba? Nag-breakdown. So dito na ako sa may 3 hanggang 320. Kung babaratin mo, sa may 3 ka mag-abang. Gusto mo kumuha ng bounce play. So yan, medyo pass ako kay Mary Mart. Eh, sorry. Nauna doon. Pwede pa OFW? Yes, pwedeng-pwede OFWs, Boss Reynolds. So ano lang, upload mo lang. Rain, nandito ko ba? If ma-type mo lang may link ba na pwede lang puntahan or something kung ma-flash lang. Para dun sa vaccination. Next. Ace. Di pa tapos. Ace. Sabi ni Adrian. Ace. Crafty no Ace. One more stock tapos. Ay, wow. Shit. Bulas to. Tapos, magparaffle tayo. So, si Ace. Ano catalyst dito? Pag-comment naman, if alam nyo. Grabe, feed ka agad oh. So I'm sure catalyst driven to. From wala namamansin, medyo illiquid din dating, nag-momentum, pero feed ka agad. So, well, wala ako masyado sabihin dito, nag-feed na eh. So, I guess kung titirayan mo yung bounce, diba? Diyan sa may 2 to 15 abang ka, tas may quick basura play bounce ka. But overall, hirap na ito. Akala ko, last yung momentum, tapos nag-feed ka agad. So hopefully, nakapag-cut kayo if ever may position kayo dito. Right? But overall, pass na ako. Unless mag-aantay ka ng bounce. But wala na ako masyado masasabi. So, ayan. So, punta lang kayo sa link na yan to upload your vaccination card and get 1,000 pesos off sa Investor Family annual. Next. Here. Ayan, nasa comments. Box. Okay, PNB. PNB naman, well, ito na yung setup ko. Okay? Double boto. So, hopefully, mag-stabilize dyan. Tapos, baka may potential bounce to maybe EMA 50. So, 10% lang. So, kung ano, risk reward, kailangan very tight yung stops mo. Kapag nag-below ito ng, let's say, 1980, 1950, cut ka na kagad dapat. So other than that, pag nag-close below 20 to 1980, all that sa to si PNB. So okay, before we continue guys sa charting session, isisingit ko na ano yung raffle natin for tonight. And again, para sa prime focus sessions with Bear. So 10 people ang makakuha dito, pero 5 lang i-raffle natin tonight. So quickie lang tayo. So again, yung mga ganitong program sessions para sa mga Invest sa Prime subscribers natin dahil ba namin kayo lahat. We're continuously looking ways to add value sa trading journey. So hopefully, ma-enjoy nyo ito. I'm sure magugustuhan nyo yung session yung with Mary. He has something special in store for the 10 lucky people who will be joining his session on, kailan nga ba to? July. I think, kailan nga ba yung date nito rin? Parang early August ata. Basta either end of July or early August. So, ano ba? Yeah. So, handayin na lang. Baka may mga katanungan kayo. So, any question naman, no? Bear will be, I'm sure meron ituturo si Bear.
And then for those who will be part, please feel free to ask Barry any, you know, any questions, no? So, game. Rin, labasan natin yung wheel. I-paraful na natin. By the way, after their upload, di pa tayo tapos sa charting session na, so huwag muna kayo bumas. Okay, so let's call on our first winner nung session with Bear. So spin na natin yung wheel. Oh, Domil. Okay, so congratulations to TP, one of our Investor Prime Elite annual subscribers, kasi you are part of yung Prime Focus Sessions with Berio. So sa mga winners, pamain na lang if nasa live charting session ka. PM ka na lang namin, PM ka namin through Investor Chat for your availability on this day. Congrats, congrats. Second winner natin. Game. So far, second winner, congratulations to Chick or Chike or Chick. Alright, Chick, congrats, ma'am boss. Isa ka sa mga winners natin. So, game, last three. Congrats to Lexus 24. So that's 3 out of 5. So last 2, part ka ng session with Bear. Message ka namin, Boss Lexus. So last 2. Congrats to Emery 64. Message ka namin, Boss E. Or ma'am, hindi. Lalaki naman siguro. Boss Emery. Message ka namin sa Investor Chat. And shout out sa lahat ng Team Prime na asama natin tonight. So before natin i-call yung last, part ka ng Team Prime, comment ako kayo na hashtag Team Prime. Para makita ko lang, ilan yung Team Prime na kasama natin sa live charting session tonight. Comment na lang kayo ng hashtag Team Prime o hashtag Team Prime lang malubit. Okay, game. So, last one. So, these are just 5 out of the 10. So, we'll have another session na may raffle. For the last 5. So for final winner, congrats to Bruce158915472 Boss Bruce at kasama ka sa Prime Focus Sessions with Berio. So yun. Okay, congrats. So winners natin. We will be contacting you. So okay, I think pwede natin tanggalin. So before ako mag-continue sa charting session, announce ko lang din, I forgot to announce a while ago, another initiative, no? Part nung para sa mga Prime Elite annual subscribers natin, we'll be having a roundtable session with me, Berio, and JM. This will be on July 30. So I believe this is a Friday. So next Friday pala to, next Friday, 7 to 9pm. So yun lang, just reminding sa mga Elite annual subscribers natin dyan, no, na mag-attend neto. And pwede pa umabol, yun lang, subscribe mo sa Investa Prime Elite. Kung vaccinated ka na, kahit first dose, pwede ka, you can apply for the promo para may 1,000 pesos. So ang gagawin namin dito is some exclusive charting session. So market outlook and then exclusive para sa Prime Elite subscribers natin. And then Q&A. Right? So ask us anything. So kwentuhan lang naman, di ba? If you have any questions, anything you want to discuss. So ayan, this will, actually ito yung first time namin na gawin to na usually isa-isa lang yung mga sa ULCS na ito kami. Tapos round table yung approach. So hopefully makita namin kayo doon. Ano ko ba mga kailangan ko i-promote? Okay, last na. Pinaka-last. Sa Investa Univ naman, we're having a business course, right? Called Business Masterclass. Ito naman, July 31. So, libre lang to. Diba? So, Investa University, we're trying to transition not only sa stock market, but also to other forms or other ways na pwede tayo kumita. So, yan. Meron tayong business course with a lot of great speakers on July 31. Hopefully, makita namin kayo doon. So, libre lang yan. May mga post kami about this every day, so pwede kayo mag-register for free. So hopefully makita rin namin kayo doon. Okay. So paano ba tanggalin to? Yan. Okay, tuloy natin yung charting session.
Sana ba yung chat? Ah, ito. Ay, nawala. Ayun. So guys, ata last house one hour din. Medyo umaga kasi ako, gising tomorrow. May may gagawin. So last ata, last five stocks. Okay, game. DMC. Sabi ni Mary Chris. Hindi na ba? Hindi na yun. Okay. US market pa. Pero kailangan matulog ng maaga. So, DMC. Sayang to. Isa to sa mga malakas eh. Before. Pero nag-fade din. So, yan na. Medyo nasa make or break level sa to for me. Retesting yung breakout point. So, if not close to below 60, yung kaulats na. Para kung momentum wise lang, all is up for me. Parang ang next ko dyan, abangan ko na dito. Sa may 5, maybe 520 to 540 range kung babarating ko. So, ayan lang. If not close to below 6 on heavy volume on the downside, pass na ako kay DFC. Pero di pa naman dense. Nag-retest lang naman eh. But ayan nga, if not close below, kaulats na. Below 6. APO. APO, well, kung, syempre kung bigger picture mo titignan, parang wala masyadong kaganapan, no? But kung shorter term, kung itong setup lang, I guess you can look at maybe a bounce play here. Medyo, ay, shit, sorry. You can look at maybe a bounce play here. So, diba? Yung resistance, turn support, tapos nag-double bottom. So, medyo gumalaw na. May quick, ayun, mga 12% dun. So, I guess ang upside ng bounce na to, baka dito. Right? Dito sa level na to. Maybe sa may piso. Pwede na rin, diba? 87 to piso, 15%. So, if wala pa ako na itong, ano, sa green na level, sa may... The thing with ano with penny stocks, kailangan very precise yung entry niyo. Pag ang entry, di pwedeng walang in-between. Unless 1 cent lang, parang 0.90 or 0.91. Pero minsan, pag 0.92 ka na tumira, it's either masyado na malaki yung risk mo, or kapag VAR-based yung sizing mo, masyado na maliit yung size mo. So pag tira ka ng penny stock, especially mga lower penny stocks, 0.50, 0.60, kailangan very precise yung entries. So, if na-miss out ko na ito, hindi ko nahabulan. But, tingin ko upside nito piso. Unless may catalyst para to push prices higher. Kasi diba dito, lakas yung breakout pero fade. Nag-try mag-re-break pero fade ulit. So, unless may catalyst talaga, yung important dito, mag-sustain above 1. Kasi hirap siya, above piso. Ayan. Pero kung bounce lang, piso, yan yung okay na TP dyan. Last, okay, ano ba ako? Last three. Isa lang. BSC, para may chance sa iba. BSC. Ouch, nag-breakdown na rin pala to. Ito na yung pinaka-support niyan eh, pero nag-fade. So, aabangan ko na yan dito. Diba? Before the gap. Oh! Sorry, set na lang muna. Before the gap up na ako mag-antay sa range na yan. So, until wala sa range na yan, hindi siya attractive para sa akin. Even ako, di ko natin tirahan yan dyan. Parang, unless bounce talaga yung parang season ng market. Sige, pwede mo antayin dyan. But, if ano ka, momentum trend follower, talagang avoid ko sa mga ganito. So, I guess, a good lesson to yung part is, kita mo na yung importansya ng pagkakat, ano? Especially pag na-FOMO ka. I mean, lahat naman tayo na ma-FOMO eh, but ang hirap yan, ma-FOMO ka sa levels na to. Lahat naman tayo na ma-FOMO, but yung worst thing, kapag na-FOMO ka, tapos wala kang cut, yun yung matindi. So, kapag na-FOMO ka, tapos wala kang cut, yun yung mahirap. So, a good lesson to impart, looking at the chart, is anything can happen talaga. Walang to the moon na stop, wala talaga. Merong stocks na maganda yung trend na years. Kung kunyari, bigger term picture lang.
years or 1 year, 2 years, kaya mag-trend na maganda, di ba? Dahil na kapag nasa cyclical bull market ka. Pero at the end of the day, di ba, kailangan di ka ma-inlove, di ba? Dapat di ka ma-inlove sa isang stock na hawak mo. Unless siguro sobrang long-term investor ka, tapos sobrang super, super baba ng average mo. Pero syempre, kailangan may mga sell signals sa trade management ka rin. So, minsan kasi di ba, may mga nagsasabi, kahit ako nung nagsimula ako, parang, ah, ano, antayin ko na lang mag-break even ako bago ako mag-cut, di ba? Eto, halos 6 months na. Kahit ang going lower pa, so mahirap maipit sa mga ganito. So, last two. Green. Yeah, green. Sayang to. So green for me, wala dead rota sa akin. Parang mag-aantay ka lang ng bounce play. So ito yung ano niya, kung i-bigger picture ano mo, ito yung parang retest niya sa multi-year resistance. Pero hindi nag-hold. Akala natin baka magka-put handle, pero nag-fail. So yung tanong, saan mo aabangan? Diba? Usually yung mga waterfall type na breakdown, may mga bounce, malalakas sa bounce opportunities eh. So I guess kung nasan siya ngayon, diba? Almost there, sa may 250, pwede mo tignan yung level na yan. Though easily pwedeng mali. Yun yung thing eh. Sa mga bounce, easily pwede mali. So easily, dapat ready ka mag-cut pag mali ka. For example, pag gusto mo tirahin dito, kala mo pwede mag-bounce. Diba? Pero fade ka agad. Dapat quick to cut ka rin. Quick, ang bounce kasi very quick play. Dapat quick to cut ka rin. So ayan, if nag-below, so yeah, kung titryan mo ng bounce, tingnan natin kung mag-hold yung level na to. 230 to 250. Parang ano yan eh. May bubulisi dati. Waterfall type na breakout. Na breakdown. Pero, malakas yung mga bounce opportunities sa mga ganyan. Ayan o. Waterfall type na breakdown tuloy-tuloy. But kung nag-bounce, hindi mo kailangan huliin sa pinakailalim. Lalo na kung malakas yung bounce. Kasi yung, kung malakas talaga, hindi na siya one day. May mga next following days yan. So, ganyan type. Pwede mangyari. Pero syempre, di ko sinasabi na mangyari to. But, ayun, patikin natin. Ito si MWC, all-time low pa yan. At least si Green, may support kahit pa paano, di ba? So, something to observe. Nigga, tapos na Ace N, tapos na... Sige, last na to. Ani. Ani, well, wala eh. I mean, ito na yun. Diba? Parang, ito na yung pinaka-support mo sa may 560. And medyo nag-bounce nga dun. So, tag-below pa ito ng 560, wala na. Dead za to for me. Maghanap ka ng mas longer term level na support. Pero at least, nakikita natin sa chart. Ito na yun. If nag-below pa ito 560, dead na for me. Pero may bounce opportunity nga. Pero medyo thinly traded lang kasi ito eh. So unless may catalyst, I don't think malaki yung upside, no? Unless may catalyst. So yun. Okay. Excuse me. So, guys, end ko na dun. Naka 1 hour, 6 minutes na tayo. Hopefully, nadaanan ko naman. I think karamihan ng mga interesting stocks. Marami nang kinocomment ngayon. Nadaanan ko na rin. So, ayun lang. Just wanna wish everyone a happy weekend. So, pahinga na tayo lahat over the weekend. Sorry, medyo maago in. Kailangan matulog na maago tonight. Medyo maraming gagawin tomorrow morning. So, yun lang. Happy weekend, everyone. Hopefully, everyone safe. Yung Delta variant, di ba? Sa Pilipinas nga. And hopefully, everyone, well, I guess, pa-vaccine tayo, no? If kaya, if may schedule, no? Para protektado tayo sa at maprotektahan din natin yung mga kapwa natin kasama from the coronavirus. So hopefully everyone safe, happy weekend, good luck sa upcoming trading week next week. And nila, take the weekend to spend time with your family, your loved ones, to relax, to reflect, most importantly to reflect. Sabi pa para maglaro ng Axie, pwede rin. Very interesting yung SLP tsaka EXS. So yun lang.
Ingat tayo lahat and good night. Okay? Good night, good night. End to the stream. Thanks everyone. Bye-bye.